pati itong si Hailey ay napupuno na rin sa best friend niyang si Trixie dahil hindi nga ito makapaniwala na sa kabila ng pagkasira ng reputasyon nito sa publiko tapos lumabas ng mga masiselang video niya ay may lakas loob pa rin siyang bumalik sa bar. Sumagot naman si Trixie na gusto niya lang daw inisin ang mga taong nandun dahil hindi nga daw nakatulong ang pag-witness ng ilang mga tauhan ng bar para mapawalang sala si Ino. Dag niya pa na hindi naman daw maririnig sa CCTV ang pinag-uusapan nila. Huli namang nagtanong itong si Hailey na gusto daw ba talaga ni Trixie na ipagsigawan sa lahat. Kila naman si Hailey dahil itinuloy na nga ni Trixie ang sasabihin sana nitong kaibigan niya. Na ang isang rape victim daw ay isa ring addict. Pero kahit pa man hindi nga rinig sa CCTV ang usapan nila, ay napakarami namang ibang customer sa bar na nakakarinig sa kwentuhan nilang magkaibigan. Napasabi tuloy ang isang customer na pathetic daw si Trixie. Sulma naman si Trixie at nilapitan ng mga ito. Pero hindi siya inurungan ng babae at diretsyan siyang sinabihan na pinapanindigan daw talaga ni Trixie ang pagiging pakawala niya. Tama naman ang babae dahil ni hindi nga ito masweto ng kanyang magulang. Mismo ang mga magulang niya ay napapaikot niya sa mga sinungalingan niya. At dito na nga nagsimulang magrambulat. Kaya naman trending na naman ang lola nyo. Pagkat kabi-kabilaan na naman ang nagbi-video sa kanya. Maaari na naman itong gamitin ng kabilang kampo para patunayan sa korte. Tama talaga ang mga isinasalaysay ng witness nila. Na hindi matinong babae si Trixie, kaya mali ang mga paratang niya kay Ino De Leon. Kabilang banda naman, tagumpay man si Patricia na masira ang birthday party ni Tina. Ngid sa kaalaman niya na dahil sa ginawa niya, ay siya lang ang number one suspect matapos niya ngang magbanta sa magtinang. Gagawin niya ang lahat at pagsisisihan nila Lilet at Ses ang ginawa nilang pagsira sa reputasyon ng mga ingano. Kita rin nila Kurt ang pinintura nitong tauhan ni Patricia na tumigil. Lang ang ibang maiisip na suspect sila Lilet kundi si Patricia ingano lang dahil siya lang naman ang nagsabi ng ganon. Tigilan na daw nila ang paglaban sa kaso dahil pagsisisihan nga nila ito. Kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais na mapatunayan nila Lilet na si Patricia ang mastermind na nangyaring sunog sa rest house, ay click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.